isa siyang dating miyembro ng Philippine Air Force. Sinilang noong October 30, 1973 sa Bacolod, Negros Occidental ng mag-asawang Romy Baloyo at Ani Pango na pawang mga vendor ng karne sa palengke. Nagtapos ng elementarya at sekundarya sa St. Scholastica's Academy. Graduate din sa Cebu Institute of Technology University ng Bachelor's Science Degree in Airline Management. Siya si Mary Grace Baloyo. Siya ang kauna-unahang babae na binigyan ng prestihiyosong Medal of Valor. Bakit siya ginawaran ng Medal of Valor? Yan ang tatalakayin sa video na ito. Pero bago tayo magpatuloy, ay i-click mo muna ang subscribe at ang notification bell para updated ka sa bawat video na aking i-upload. Si Lieutenant Baloyo ay naka-assign sa 15th Strike Wing sa Danilo Atienza Air Base, Sangley Point, Cavite City. Isa siya sa 36 flight officers ng nasabing unit at isa sa 6 na babaeng piloto ng Philippine Air Force OB-10 Bronco. Nagtapos siya sa Philippine Air Force Flying School na matatagpuan sa Basilio Fernando Air Base in Lipa City, Batangas. Miyembro ng Philippine Air Force Flying School Class of 1997. Nagsanay siya sa pagpapalipad ng Cessna T-41 Mescalero at SIAI-Marquette SF.260. March 26, 2001. Lumipad mula Danilo Atienza Air Base, Sangley Point, Cavite City, papuntang Clark Air Base, Pampanga, sina Lieutenant Baloyo at Captain Nasayaw. Nang malapit na silang lumapag at nasa Mabalacat, Pampanga vicinity na, ay nagkaroon ng problema ang makina ng eroplano. Mabilis ang pagbulusok nito at napakataas ng tsansa na sa mataong lugar ito babagsak. Pag nagkataon, ay tsak na marami ang mapapahamak. Ang kasamahan ni Lieutenant Baloyo ay nag-eject na. Ano kaya ang kanyang gagawin? Ililigtas niya ba ang kanyang sarili? Ngunit marami ang mapapahamak, o gagawin niya ang makakaya upang maiiwas sa mga tao ang pagbagsak ng eroplano? Si Lieutenant Baloyo ay nanatili sa eroplano at sinubukan ang makakaya nito upang maiwasan ang pag-crash sa mataong lugar. Nagtagumpay si Lieutenant Baloyo na maiiwas sa mga tao ang pagbagsak ng eroplano. Dahil sa kanyang kabayanihan, ay walang nadamay na mga mamamayan sa pagbagsak ng eroplano. Sa isang open field ng Pilhom Subdivision, Barangay Mabiga, Mabalacat, Pampanga ito bumagsak. Sa kasamaang palad ay agad namatay si Lieutenant Baloyo sabay sa pag-crash ng eroplano. Sa kanyang pagpanaw ay napromote siya bilang captain at ginawaran ng Medal of Valor, ang pinakamataas na karangalan na maaaring ipagkaloob ng Armed Forces of the Philippines sa mga sundalo. Sa edad na 27, si Captain Mary Grace Baloyo na tinatawag ring Amazing Grace ay pumanaw na isang bayani. Isinakripisyo niya ang sarili para sa mas nakararami. Nakahimlay ang kanyang labi sa Bacolod City. At dito ko na tinatapos ang kwentong ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay mag-like lang at share para malaman ng iba ring mga Pilipino ang kasaysayan na ito.